Hello guys, paano nga ba mag-check ng tire store o ECR? ECR guys, ECR, silicone control rectifier. Paano nga ba mag-check ng ECR? Ano nga ba ang simbol ng ECR? So mga lodi, no, ito ang simbol ng ECR. Ganyan. Ito yung ano, cathode at gate. Kung titingnan natin yung ano, physical appearance, ito yun. Ito ay tanggal yun ito. TYN812. Ito yung value ng ECR na to. TYN812. So guys, paano na ba mag-check ng ECR? So ganito yun, oh. I-drawing muna natin yung ano, appearance ng ECR. Ito yun. Ito yung gate. Anode, cathode. So guys, ganito lang yung pag-check ng ECR para malaman natin na good yung ECR. Dito sa test probe ng ano, multimeter natin, itong negative probe, ito yung nagsisilbing positive output niya. At ito yung positive probe niya, ito yung negative. Ito yung ang nag-out dito sa negative is positive output. Kaya nga, baliktad. Baliktad yung testing niya. So guys, ito ganito pag-testing ng ECR. Yung anode cathode niya, pag tinesting mo yan, short muna natin yung pad. Ito yung cathode, ito yung anode, ito yung gate. Yung anode cathode niya, walang deflection yan. Di ba, wala? Paano ba magde-deflect yan? Paano gagana yan? Kailangan nyo i-trigger yung gate. Ganito. Ganito guys, dito yung positive, positive probe ng test natin. Dito yung anode niya. Iso-short nyo lang yung gate niya. Ganyan, iso-short nyo. Pagka-short nyo ng ganyan, ihahang nyo, pero dapat nakakonect pa rin yung anode natin sa negative probe ng test natin. Iso-short nyo lang yan, dapat magde-deflect yan. So, testing natin dito. Ito. Cathode, hindi ka lang. Nakitrigger na. Ganito. Ang hirap ng posisyon. Ito. So, short natin, oh. Pagka-release nyo dun sa gate, i-release nyo yung gate, dapat naka-connect pa rin kayo sa anode nyo. Yan, oh. Nakahanga yung gate. So, okay na siya. Nagde-deflect na siya. So, ibig sabihin, gumagana siya. Pag hinang mo yan, pag binalik mo, nawawala na naman yan. Ito. Ngayon mga ipanghirap. Ito lang. Ito. Short na natin. Oh. Ito yung cathode. Ito yung anode niya. Walang deflection guys, di ba? Pag iso-short nyo doon sa gate niya, tapos bibitawan nyo yung gate ulit, ayan, nag-i-stay yung ano niya, deflection ng tester niya. Pag hinang mo yan, pag binalik mo, wala na. Pag short ulit, pag release nyo sa gate, pag nire-release nyo yung gate, mag-i-stay na naman siya. So, ibig sabihin, good yung ECR pag ganyan. Ayan. So, yan lang guys, no, basic electronic lang muna tayo. Umpisahan muna natin sa mga component kung paano mag-testing. Tapos, idadagdag natin yung kapasitor. Paano nga ba mag-testing ng kapasitor? Teka lang. Maghahanap ako ng kapasitor.
So ito guys, no, capacitor ay 250 volt by 10 microfarad. So kung sa ang gagamitin natin ay analog tester, hindi gagana yung tester kasi nga nasa times 1 siya na currents. Kapag mga mababang microfarad kasi guys, dapat na currents yung tester niyo sa times 100, times key, times 1 key, ganun. So try natin sa ano. Try natin sa times 100. So ito. Ayan. Tingnan niyo yung analog tester natin. Dapat pag-testing niyo nang ganyan kahit balik tarin niyo yan, magde-deplete yan at babalik siya sa. At babalik siya. Yan. Oh. Diba? Bababa. Tataas siya tapos bigla siyang babalik. Kasi nga, nag-charge siya. Ano bang gamit ng kapasitor? Di ba charging guys? Charging and discharge. Sa 1K yan, times 1K. Ayan. Kapag bumabalik siya, good lang siya. Pero kapag nag-i-stay, halimbawa, yung pointer niya nag-i-stay dito sa gitna, ibig sabihin, shorted yung kapasitor. Shorted. Kapag ano naman, kapag bumabalik naman yung pointer niya, dahan-dahan siya bumabalik dito, tapos hindi siya sumaga dito na bumalik talaga siya sa ano niya. Halimbawa, nag-i-deflect siya, tapos babalik. Hindi naman siya sumasaga dito. Sira pa rin yan, leaking yan. Meron ding ano, meron ding mga kapasitor na example, yung mga 1,000 microfarad. Kapag tinesting mo sa analog yan, nagde-deflect pa rin yan. Kaya lang, hindi mo malalaman kung nasa tamang capacitance pa ba siya. Halimbawa, 1,000 microfarad. Pag tinesting mo siya ng ganyan, nagde-deflect pa din siya. Yun nga lang, kapag hindi mo ikonumpir doon sa mga good talaga, malalaman mo yung pagkakaiba nila kung yung tinesting mo na kapasitor ay nagle-leak na. Halimbawa, nagde-deflect nga, pero kaya lang yung capacitance niya hindi na umaabot ng 1,000 microfarad. Yung nasa 500, ganun, 200, 400, bumababa na siya. So, leaking pa rin yan, sira din yan. Nagbabago lang yung capacitance niya. O kaya nagbabago yung value niya. Pag ganyan nyo, pag-testing nyo ng ganyan, ay okay to, good to, kasi nga nagde-deflect, tapos bumabalik. Pero dapat pa rin, kung wala kayong pag-testing talaga sa kapasitor, eh, halimbawa, mas magiging na, halimbawa ito, sabihin natin, ito, 10 microfarad, tapos pag-testing mo ng ganyan, okay siya. Pero kung may duda ka na talaga baka sira ito, kumuha ka ng ibang kapasitor na good, tapos ipagkumpara mo, kung pareha ba sila ng deflection, i-compare mo. Para kung pareho ba talaga sila. Kasi yung mababa na yung deflection ay mababa na yung capacitance. Halimbawa, parehas na 10 microfarad. Yung isa good, yung isa defect. Pag-testing mo ng good, halimbawa ito, good. Hanggang dito. Pag-testing mo naman dun sa sira, dito lang, kalahati lang. So hindi naman siya totally sira, nagbabago lang yung ano niya, capacitance. Capacity. Okay lang sana kung may tester kayo na digital, malalaman nyo yung accurate reading na naman. Kapasitor nyo kung good ba talaga. Ito. 10 microfarad. I-testing natin. Tingnan nyo yung ano, digital natin. Ayan. Diba? 10 microfarad. Malabo lang yung picture guys. Camera. Ayan. So, sakto siya. Good siya. Kapag yan bumaba ng hanggang ano lang, bumaba ba ng 5 microfarad, good pa din yan, pero hindi na sapat yung capacitance na ibibigay niya dun sa circuit na kailangan. Kailangan, kapag mababa na yung capacity niya, palitan niya na ng good. Yung sakto talaga. Ayan. So guys, yun lang muna ng short video lang tayo. Basic lang.